Kahit saan man po ako mapunta, yung puso ko po bilang Dabarkads, hindi na mawawala yan. Nagpahayag na di matatawarang loyalty at pasasalamat si Alden Richards sa Tito Vic and Joey at sa original Eat Bulaga Dabarkads. Ito ay pinahayag ni Alden matapos na ibunyag na siya ay nakatanggap ng offer na lumabas sa bagong Eat Bulaga ng GMA at sa showtime ng ABS-CBN. Inamin ni Alden na kinausap niya ang Senior Vice President ng GMA Network na si Annette Gozon Valdez at ipinaliwanag dito ang relasyon na meron siya sa original Eat Bulaga Dabarkads at ang loyalty niya sa mga ito. Idiniin ni Alden na gusto niyang alagaan ang relasyon na meron sila ng mga dating kasamahan sa original Eat Bulaga Dabarkads sapagkat itinuturing niyang pamilya ang mga ito, kaya ganun na lang ang respetong ibinibigay niya sa kanila. Dagdag pa ni Alden na malungkot siya na parang hindi na siya makakabalik sa pamilyang halos kalahati na ng kanyang showbiz career ay nandun siya, pero ipinaliwanag niyang mananatili silang magkakaibigan kahit sa likod ng kamera. Personally, I was of course very sad na yun nga, of course, the whole management decided to, you know, transfer into a different network. And, kumbaga, I've been in talks with, of course, yung mga kaklose ko po dun sa Team Dabarkads. May it be a Dabarkads host or member of the staff and crew. But what do you mean? Yes po, lahat po sila. So, kasi parang ganun eh, when... I love these people dearly, this group of people. Tagal ko po silang kasama. It's a good 6-7 years of my entire career. And I'm 11, turning 12 years in the industry. So most likely kalahati ng buhay ko sa industriya, nasa Eat Bulaga po ako. So, syempre, of course, wala po akong karapatan makialam sa desisyon ng management ng parehong kampo dahil isa lamang po akong empleyado. Pero kumbaga, kung sa personal ko pong sa damdamin at puso, malungkot po ako na parang hindi na ako makakabalik sa pamilya na almost half of my career nandun ako kasi nga. But we still remain friends, even off-cam. But yun nga po, yung opportunity na makalipat muli, makita po sa TV5, medyo yun po kasi yung nasa, of course, hindi lang naman po GMA yung merong ganung exclusivity, even all the other networks has that. So, but siguro kahit saan man po ako mapunta, yung puso ko po bilang Dabarkads, hindi na mawawala yan. Nakapekto ba yung sa working relationship ninyo ni Jose dito sa... Zero po, mas lumalim pa. Mas lumalim pa. Kasi pagsubok po sa amin tong lahat eh, na mga Dabarkads host. And talagang, sabi nga po, ang tunay na ugali ng tao, makikita mo, hindi lang kapag lasing, kundi kapag, when faced with yung mga ganitong circumstances na talagang susubok sa pagkatao mo. True enough na kung paano ko nakilala tong mga taong to, kahit na nasa malayo na sila, nasa malayo sa bagay. Tanong ko nga lang po sa kondo ko eh. Kahit nasa ibang stasyon na po sila, we remain intact. So hindi ka naman mag-guest dun sa ibang noontime shows na sa GTV at saka sa GMA. Kasi I'm sure magiging malaking issue yun na kumbaga hindi ka nga pwede dun sa TV5 tapos makikita ka sa noontime show na... Malaki pagpapasalamat ko po kay Miss Annette Gozon kasi sa kanya ko po in-open up to. Sabi ko, Miss Annette, ngayon pa lang po, sasabihin ko na po na with everything that has happened in the noontime world, noontime show world po natin ngayon dito sa Pilipinas, kung pwede hingin ko lang po na, kumbaga, alam nyo naman po kung saan ako galing, alam nyo po yung, of course, in terms of yung relationship na meron ako, siyempre po, nandito po yun sa TVJ and sa Eat Bulaga. Pero, so, with those words, hindi ko na kailangan magpaliwanag. So,
But let me clarify lang po na not necessarily means hindi po ako magiging regular or guest with this noontime shows is hindi po ako pwedeng mag-promo ng shows na meron po ako under GMA. So if it's about promo, okay po. Pero as a guest and a regular host, baka hindi po muna. Kasi of course, yung puso ko po is with the Dabarkads. Kaya walang pagbabawal sa'yo na ikaw binabanggit-banggit mo ang Eat Bulaga kanina eh. Opo, wala parang po. Parang alam naman nila. Yes po, they know. And it's a matter of fact. So Alden, inahan mo na sila bago pa i-offer na mag-guest sa Showtime or in-offer ka na mag-guest? Na-offer po. Ayoko po kasing magmagaling kaya hindi po ako nangunguna sa ganyan eh. So naghintay lang po ako. Nag-timic lang po ako all throughout the issue. Hindi po ako nakisaw-saw pero by the time po talaga kasi na natanong ako about yung loyalty ko sa not naman loyalty but my relationship with TVJ. Syempre sinabi ko po yung piece ko na hindi man po ako plastic eh. Hindi ko pwedeng sabihin na wala kaming pinagsamahan ng Dabarkads before. Hindi ko pwedeng sabihin na dahil wala na sila sa GMA is hindi na ako. Kumbaga, I let go of the things that we have shared all throughout those 7 years. Hypocrite naman po ako siguro kung ganun ako, di ba? So, sinabi ko lang po yung totoo, yung matter of fact, yung sa mata ng tao na nakita nila all throughout those 7 years. And siguro, I think that's a basic human rights mo eh. Karapatan ko po yan eh, to really defend kung... yung relationship na at yung respeto na binibigay ko sa mga taong nakakasama ko po dito sa showbiz. I think that's what really matters to me more than anything. It's the relationship and you know yung pagiging tao ko sa harap nila. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na showbiz news.